sasakit ang ulo. Run! Oh, bakit mo lang iniinom itong bisita? Eh, mukhang uhaw-uhaw. Gusto lang pala niya ako ibenta sa ibang tao. Babae din ako. At kilala ko ang mga kinikilos mo. Kunwari, dapat nag-cupcake. O iba naman laro natin. O habulan naman. Habulin mo ako dali. Eh, nululoko mo naman ako eh. Hindi naman ako pwede makapagtakbuhan sa'yo eh. Nga pala, no? O, pero partida na nga. Dali ka, may gulong. Ako wala. Ay, hindi. Alam ko na. Ako naman ang sasakay dyan. Sabulin mo ako. Ayoko nga. Kakainis ka naman. Ano pwede laruin natin? Pwede pa ako sumali sa laro nyo? Hindi na kami naglalaro eh, kasi wala naman kaming laruan. Ako mayroon laruan. Ella, gusto mo laro tayo? Tingnan mo may laruan ako. Hindi ka na magagalit pag pinaglalaroan ko yung mga laruan mo? Hindi na ako magagalit kasi dati nagulat lang ako na hinahawakan mo yung mga gamit ko. Pero ngayon, hindi na. Talaga? Salamat ha. Ang cute naman ng manika mo. Saan mo ito nabili? Galing Amerika yan, dinala ko. Ang cute naman. Ang cute nilang suot mo. Salamat, ha? Talaga? Gusto mo talaga itong suit ko? Gusto mo bigay ko sa'yo mga luma akong damit? Talaga? Salamat, Christina. Ang bait mo naman pala. Salamat, ang cute ng bracelet mo. Talaga? Eh, bakit mo yung sinusuot dito sa bahay? Di ba dapat tang-alis lang yan? Paggabi ko lang ito hinuhubad pag natutulog na ako. Dapat sinusuot mo lang yan pag may espesyal na okasyon. Marami pa naman akong ganito eh. Patingin. Di ba ang ganda? Oh, Jenny. The bank. Ano nangyari doon? Hindi ko alam eh. Kasi pagbaba niya ng kotse, madaling pumunta dito eh. Sige, ako na lang ang bahala. Sige. Pero hindi na lang magtatagal kasi magmamadali ako eh. Ron, baka kung anong ginawa mo kay Jenny ah. Tibeng, wala akong gagawin dyan. Wala. Paano? Ikaw na bahala sa Ate Jenny Marina, ha? Opo. Sige, tuloy na ako. Sige. Rina, pakituloy mo lang itong ginagawa ko. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming lead sa nangyari sa katawan ng Ate Adela mo. Pero ayon sa mga nakakita sa kotseng nalaglag sa bangin, may pasaherong babae sa kotseng nalaglag. Kaya sigurado kaming kasama ang ate mo sa aksidente. Ano nangyari? Bakit nalaglag yung kotse? Mabilis ang takbo ng sasakyan. Madulas ang kalye. Nag-swerve ang sasakyan sa pagliko. Kaya imbis na lumiko, dumulas ito papunta sa bangin. Kung nakasakay doon ang ate ko, bakit hindi natin makita ang katawan niya? Yan nga ang pinagtataka namin eh. Dahil kahit anong halungkat ang gawin namin sa pinagbagsakan, wala kaming makita ang ibang katawan. Diyos ko. Ano kaya nangyari sa ate ko? Leo, magdasal na lang tayo na walang nangyari sa kanya. Kung walang nangyari sa kanya at meron nakapagligtas sa kanya, di sana. Tinawagin na tayo. Ano? Hindi naman natin alam. Malay mo, baka wala pa siyang malay. Kaya hindi naman alam ng mga tao kung sino'ng tatawagan. Sana nga, Marisa. Sabi na kasi nawawala na ako ng pag-asa. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Pare-pareho lang tayo, may malalaking problema ngayon. Alam kong mahirap, pero kakayanin natin yan. So, paano, Mr. Rodriguez? Aalis na muna kami. Salamat. Ay, paalam nyo lang sa akin kapag mayroong bagong development tungkol sa aksidente. Huwag kayong mag-alala. Tagawin namin ang lahat. Yan ang ate, bebe. Pakiramdam ko ang liit-liit ko.
Porke ba mayaman sila, ganito na lang yung trato nila sa akin. Ano ba talaga nangyari? Yung mami kasi ni Ron eh, hindi ko alam kung bakit ganun ang iniisip niya sa akin. Ang sabi niya, hindi raw pwede magtagpo ang langit at lupa. Tapos yung kakanina ginawa para kay Ella at kay Ron, pinakain niya sa driver. Tama na yan. Mas na importante, hindi nagbagong pagtingin sa'yo ni Ron. Iba. Kahit naman hindi magbago yung pagtingin sa akin ni Ron. Ano naman yung mukhang ihaharap ko sa kanila? Doon sa mag-anak niya, tingin sa akin, dumi lang. Jenny, itong tatandaan mo. Walang kahit sino man ang pwedeng humusga sa'yo dahil sa katayuan mo lang sa buhay. Basta pakitaan mo lang sila na mabuti kang tao. Paano ko naman gagawin yun? Eh, hindi nila ako pinagbibigyan ng pagkakataon. Walang araw na hindi ko sila naisip. Eh, bakit po sila pinamigay? Sa panahon ng kagipitan, nakakagawa ng hindi tama ang tao. Kayo kasi nanay ko kayo Tay Abel, gusto niyo pa pagluto kayo ng almusal? Na, wag na. Oh, umiiyak ka yata, ah. Ha? Wala po. Naaalala ko lang po kasi yung nanay ko, eh. Alam mo, Marie, yan lang natira doon sa sunog, eh. Na lahat yung laman sa loob. Tatay Abel, paano ko kaya mahanap yung mga kapatid ko? Huwag ka mag-alala. Mahanap din natin yung mga kapatid mo. Huwag lang silang dadalhin sa ibang bansa. E paano yun, Tatay Abel? Puro abo na yung laman nitong kahon na to, eh. Lala, Marie. Gagawin ko ang lahat para mahanap natin ang mga kapatid mo. Ha? Sige na. Dumi-dumi na. Yoli, si Ella ba gising na? Ah, hindi pa po. Ba't hindi nyo gisingin? Para naman, senyorita, yung kumatulog?
Christina, pabayaan mo na siya. Hindi ko rin naman siya gusto makasabay kumain at baka mawala ako ng gana. Oh, tapos ka naman kumain? Yes, Mami. Pupunta lang ako dun sa kwarto. Okay. Oh, bakit ganyan ka kumakatingin kay Christina? Wala. Nagtataka lang kasi ako. Mabuti pa si Christina. Nabibigyan ng tamang atensyon sa bahay na to. Joselito, alam ko na pinatutunguhan ng mga sinasabi mo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo. Tigilan mo na yan. Ate, gusto ko lang naman sabihin sa'yo na bigyan mo naman ng pagkakataon yung bata. Wala namang ginagawang masama sa'yo si Ella. Ba't hindi mo siya mahalin? Sapagkat hindi ko siya kadugo. Christina rin naman, ha? Joselito? Totoo naman, ha? Shut up! Anak ko si Christina. Yun ang alam ni Christina. Yun ang alam ni Andrew. Yun ang alam ni Ron. At yun lang ang alam mo. Si ate lang ang nakakalam ng pasikot-sikot doon. Nung dumating kanina, meron daw siyang kailangan pirmahang papeles. Hindi ko naman masasagot yun. Tapos may mga kliyenteng sumugod kanina sa opisina. Meron daw siyang pinangako sa kanila. Hindi ko naman maintindihan. Nasaan na kaya si ate? Parang gusto ko nang sumuko. Leo, huwag kang ganyan. Ang daming problema. Ang daming dapat asikasuhin, ang daming dapat ayusin. Hindi ko alam kung saan ako nagsisimula. Ano ba naman buhay ito? Kaya mo yan. Ewan ko, Marisa. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kalaki ang negosyo ni ate. Nakakalula. Hindi ko alam kung kaya ko. Alam ko, alam mo. Isang pagkakamali lang. Kung pwedeng bumagsak ang isang malaking negosyo na patagal na lang inalagaan. Pinarakat mo ngayon, Sheila. Hindi na makita sa Adele. Hey, ano pa nga bang maaasahan natin dun? Umpatay na si Adela. Ano pang mahihita mo sa kanya? Kailangan gumawa ng bagong koneksyon. Hawak ko nga sekreto sa hinahanap nilang bata. Pero ano na lang ang silbi nun ngayon? Panggatong na lang ang mga papeles na nasa akin. Ang panggatong? Ano ang panggagatong? May silbi pa yan. Kung wala si Adela, sino ba naghahanap sa mga bata? Hindi ba't si Leo at si Marisa? Pwede sila sunod natin biktimahin. Pero paano sila? Sigurado akong alam at tinukuto ba si Marisa sa relasyon namin ni Adela. Hindi na magtitiwala yun sa akin. Ba't namang hindi magtitiwala yung mga yun sa'yo? Di ba't sinabi ni Adela na ikaw pinahahanap niya kay Ella? Tingin mo nang gawing koneksyon para makausap sila ulit? Mahirap yun, Sheila. Eh kung gamitin ko kaya ang sarili ko? Hindi naman ako kilala ni Leo. Kung gamitin ko kaya ang katawang ko kay Leo, ganun ko siya matitira, hindi ba? Aba, wala pa naman simbi si Marisa ngayon at nag-aalaman ko.
maganda pa naman ako, hindi ba? Tama ka. Siyempre. Ay, Aje! Nakanda ng pagkain kanina pa. Saan ka ba galing? Diyan lang po. Nagpangangal lang. Pamisilan. Sige. Main ka na, ha? Sa payang alaga mo. Nakapahamak yan, ha? Hindi. Racket ko yan, eh. Kailangan ko yung batang yan. Ang tagal mo na sinasabi yan, eh. Pero wala ka namang ginagawa. Huwag kang mainip. Nag-iisip pa ako, eh. Siguraduhin mo, ha? Oo. Ikaw naman. Init-init ng ulo mo. Huwag walang pera. Gusto mo palamigin natin ulo mo. Ay, bata. Bigla lang doon nawala sa gamit ko eh. Hanap ako ng hanap, wala talaga eh. Baka naman naipatong mo lang kung saan. Hanapin mo mabuti. Eh kung naipatong ko lang yung kung saan, dapat nakita ko na. Sa bagay. Ma? Bakit ako? Naku. Itong kapatid mo, nawawala raw yung bracelet niya. Nakita mo ba? Eh, wala naman ako nakikita. Teka, Uncle, baka nakikita mo naman yung bracelet ni Christina. Ay, yung bracelet mo? Oo. Wala ako nakita. Nung isang araw, pinansin ni Ira yung bracelet ko. Baka nasa kanya, Mami. Christina, masama ang nagbibintang, ha? Teka. Gantang-ganda si Ira doon sa bracelet ko. Baka nasa kanya talaga. Hoy! Tingnan natin sa gamit ko, Mami. Bakit ako? Gantang-ganda rin ako doon sa bracelet na yun, ha? Ibig sabihin, hindi gagawin ni Ella yun. Paano natin malalaman kung hindi natin titignan, di ba? Tingnan nyo mga gamit. Ma? Hanapin nyo. Bakit po? Bakit po kayo? Ang dami nyo naman. Wala na makaayos ko lang yan. Wala ka din mo makikita. Sinabi ko na nga ba, Mami? Tingnan mo! Magnanakaw ka. Bakit po? Ninakaw mo ang bracelet ng anak ko. Wala pa akong alam dyan. Nakita mo na, Ron? Joselito? Nakita nyo na ang ginagawa ng batang pinulot nyo? Kuya, rin lang kayo sa nito. Hindi ko talaga yun alam. Thank you.